Ngayon po ay Monday ng ika-apat na linggo ng Kwaresma. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaraan ng dalawang araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta'y hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga tagaroon sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana na nasa Galilea. Dito niya ginawang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Kapernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan na may anak na lalaking may sakit. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Kapernaum upang pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, ay hindi kayo sasampalataya." Ngunit sinabi ng pinuno, "Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak." Sumagot si Jesus, "Umuwi na kayo, gagaling ang inyong anak." Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing pagaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po kahapon nang siya'y mawalan ng lagnat, tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, gagaling ang inyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay nanalig ka Jesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagkagaling sa Judea. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mayroon po bang hinihiling sa atin ng Diyos? Sa mabuting balita, mayroon pong isang pinuno ng pamahalaan na lumapit kay Jesus at humiling na samahan siya ni Jesus sa kanyang tahanan upang pagalingin ang kanyang anak na may sakit. Ngunit hindi po siya pinagbigyan ni Jesus. Hindi po sumama ang Panginoon sa kanya. Sinabi lamang ni Jesus sa kanya, umuwi na po kayo, gagaling ang inyong anak. Umuwi ang pinuno na hindi kasama sa Jesus, ngunit daladala niya sa kanyang puso ang mga salita ng Panginoon. Pinanghahawakan niya at naniniwala siya sa mga sinasabi ni Jesus sa kanya. Kahit hindi pa po niya nakikita na gumaling na nga ang kanyang anak, siya ay naniniwala. At ang paniniwala sa katotohanan ng isang bagay na hindi pa natin nakikita ay ang tinatawag nating pananampalataya. At yan po ang ipinapakita ng pinuno sa mabuting balita. Hindi po siya nagdadalawang isip na magtiwala kay Jesus. Hindi po siya natatakot na pagtawanan ng mga tao dahil sa kanyang pagsampalataya sa kanya. At nang siya'y dumating sa kanyang bahay, gumaling na nga ang kanyang anak. Ang kwentong ito ay nagpapalakas ng ating loob na dalhin sa Diyos ang ating mga problema sa buhay na may matibay na pananalig at pananampalataya na tayo ay pakinggan, tulungan at pagalingin ng Diyos. Tayong lahat ay mayroong kahilingan sa ating Panginoon at wala po siyang ibang hinihiling sa atin kundi ang ating matibay na pananalig at pananampalataya sa Kanya kahit hindi pa man natin nakikita o naintindihan. As somebody says, faith is believing when it is beyond the power of reason to believe. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya
Ang pagpapala na magkapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.